Hi guys! Magandang araw mga kabakal! Sa video to, pag-uusapan natin at magre-react tayo sa video na nilabas ni Tigasin ng Cavite, kung saan mga kabakal ay naglabas siya ng kanyang saloobin at ng opinion sa ginagawa ni Billy Jack Sanchez. At ngayon ko lang mga kabakal, nakita uli itong si Tigasin ng Cavite na galit kay Billy Jack Sanchez at hinahamon pa mga kabakal ni Tigasin ng Cavite itong si Billy Jack Sanchez ng laban at hindi raw nagugustuhan mga kabakal ni Tigasin ng Cavite yung mga pinaggagawa at pinagsasabi ni Billy Jack kina Boss Bullet sa Team Mandirigma kay Mab Soberano. Kaya gagawa natin ng opinion mga kabakal dahil kayo po ay nag-comment sa akin at nagtatanong kayo kung ano ang aking opinion dito sa nilabas na video ni Tigasin ng Cavite. At ito nga kaya ay mayroon patutunguhan. Possible nga kaya sila na maglaban. Kasi mga kabakal, sa video na i-share ko sa inyo, sinabi ni Tigasin ng Cavite na gustong makalaban ni Tigasin itong si Billy Jack sa URCC. Eh, alam naman natin na medyo mahihirapan makapasok itong si Billy Jack sa URCC ko. Kaya paano natin makikitang maglaban itong dalawa na to? Pero bago tayo magpatuloy mga kabakal ay i-share ko po muna sa inyo ang clip ng video ni Tigasin kung saan ay sinabi niya nga ito. At kung gusto niyo mapanood ang full video, pumunta lang kayo sa kanyang YouTube channel, Tigasin ng Cavite. So mga kabakal, ito po ang clip ng video. At ano tong mga napapanood ko mga video mo? Eh pati si Boss Bullet eh tinitira-tira mo na ngayon. Nakalaban mo na ngayon. Eh samantalang dati siya pa ang nagbigay daan para makabalik ka diyan sa social media, tinulungan ka. Ha? Magkaroon naman tayo sana ng utang na loob. Kaganda ang asal niya ng tao, hindi dapat nawawala yan. Ha? Kahit ano pang lahi mo. Kahit Bisaya ka pa, Bicolano, o Kapampangan, o Ilocano, kailangan marunong tayong tumanaw ng utang na loob, tol. Ano tong pinagsasabi mo ngayon na binabaliktad mo yung pangalan ni Boss Bullet? May mga ganyang klaseng hype ka? Ha? Tapos, sinasabi mo na parang ang dating sinasabi mo na wala nang hype si Boss Bullet ngayon eh. Ginagawa mong katatawanan eh. Ha? Alam mo, napipikon na ako sa'yo eh. Kasi dati payo ako ng payo sa'yo. Ikaw ka, ha? Ikaw Billy Jack ka. Pero ngayon, nagsawa na ako sa kakapayo sa'yo. Kasi parang walang kinapupuntahan. Para lang ako nagsasalita. Tapos nilalagay mo lang sa kaliwang tenga mo. Nilalabas mo rin sa kanang tenga mo. Diba? Sino bang pinakikinggan mo? Parang sarili mo lang ang pinakikinggan mo lagi. Ha? Magkakaroon ka ng pamilya, ganyan ka pa rin. Ano? 'Di ba? Wala na eh. Pikon na ako eh. Kaya itong masasabi ko sa Billy Jack, alam mo, sa sobrang pikon ko sa mga sinasabi mo ngayon dito pati kay Boss Bullet eh, na dati mo talagang ka-teammate tapos ngayon ganyan ka na. Tayo maglaban diyan sa URCC, ha? Sasabihin ko kay Chief Alvin. Total si Chief Alvin eh nabanggit kagabi na hinahanapan na tayo ng laban, ha? Kaya lumabang ka sa nag-iisang Tigasin ng Cavite, Win Andrada. At lalabanan kita kahit sa bare knuckle dyan sa URCC. At sisiguraduhin kung may kapupuntahan ka talaga, babasagin ko talaga yung pagmukha mo na yan. Kita mo tong kamao na to, ha? Ha? Ako, pinipiko mo ko eh. Tropa kong tropa, walang problema dun. Pero, nakikita kong ganyan ang ginagawa mo, ha? Palala ng palala yung mga gawain mo, ha? Hindi kita kukonsintihin. Papatikimin kita ng kung anong deserve mo ngayon. Para madala ka. Wala ka kasing kadala-dala eh. Ha? Pati si Boss Bullet, lahat na lang ng tao, mga matataas na tao. Tapos sa ganyan ka na nga, ganyan na 'yung nangyari sa iyo. 'Di ba? Napukpok ka na. Ganyan ka pa rin. Ano bang hinihintay mo pang mangyari sa iyo? O ito, ako na magbibigay sa iyo ng leksyon mo. Ha? Bahala na kung saan to umabot, kung hanggang saan tayo umabot. Pero gusto kong makatikim ka din eh. Papatikimin talaga kita, ha? Lalo na bare knuckle yan. Ha? Huwag kang matatakot ngayon kasi alam mo,
parang pinalalabas mo dito eh. Parang mas magaling ka dito kay Shiny kasi sinasabi mo na talo mo siya. Yung pagkakasabi ni Tigasi ng Cavite, yung kanyang mga sinasabi dito kay Billy Jack Sanchez, parang galing sa tito, sa tatay, alam mo na, pangaral pa rin yung mga sinasabi nitong si Tigasi ng Cavite. And to be honest mga kabakal, yung sinabi ni Tigasi ng Cavite rito ay may pagka real talk din. Real talk, pero at the same time ay para ka nakikinig sa iyong tito, kuya, or tatay na talaga pinagsasabihan ka na kapag ikaw ay hindi pa nagtino, ito na ang gagawin ko sa'yo. So parang ganun eh. So yun yung napansin ko sa style ng pagkakasabi ni Tigasi ng Cavite. Pero yun nga, wala namang masama dun eh. Dahil alam naman natin na itong si Tigasi ng Cavite ay nagbibigay din naman talaga ng payo kay Billy Jack. Yun nga lang, mukha daw talagang napikon na itong si Tigasi kay Billy Jack Sanchez. May mga nababasa tayong good comment at bad comments kay Tigasi ng Cavite. Pero isa lang ang aking nakikita rito mga kabakal. So tingin ko ay gusto lang bigyan ng leksyon siguro or ng payo ni Tigasi ng Cavite itong si Billy Jack Sanchez. At medyo na guluhan lang ako doon sa sinabi ni Tigasi ng Cavite na binibigyan na raw sila ng laban or tayo ng laban. Hindi ko alam kung ang ibig sabihin ba ni Tigasi ng Cavite ay binibigyan na or bibigyan na ng laban si Tigasi ng Cavite or si Tigasi ng Cavite at si Billy Jack Sanchez ay binibigyan na ba ng laban. So yun yung hindi ko lang medyo naintindihan kasi nga naman alam naman natin na medyo mahihirapan talaga makapasok si Billy Jack Sanchez sa URCC dahil nga sa mga nangyari. Pero kung sakali nga naman talagang totoo na mabigyan ng laban itong si Billy Jack Sanchez sa URCC ay napakaganda. At marami rin ang matutuwa na makita siyang lumaban muli. At marami rin naman ang nagre-request na sana ay mapalaban itong si Billy Jack Sanchez. Pero ano nga kaya ang mangyayari kapag naglaban itong si Billy Jack Sanchez at si Tigasi ng Cavite? Well, mga kabakal, ako po yung magbibigay ng opinion dito since ako ay tinatanong ninyo kung sino nga ba ang posibleng manalo, sino ang liamado kapag naglaban si Tigasi ng Cavite at si Billy Jack Sanchez. So, share ko muna sa inyo mga kabakal yung advantage si Tigasi ng Cavite. Ang number one advantage si Tigasi ng Cavite ay yung kanyang height. Matangkad siya. At syempre, kung matangkad ka, advantage din sa iyo ang iyong reach. So, madali niyang matatamaan at masusuntok itong si Billy Jack Sanchez. Yun yung pinaka-advantage niya. Pangalawa, yung weight. Kasi alam naman natin na mas matangkad itong si Tigasi. Kaya for sure, mas mabigat siya kay Billy Jack Sanchez. Yun yung mga nakikita kong advantage. Weight, height, and reach ni Tigasi ng Cavite. Advantage naman ni Billy Jack Sanchez kay Tigasi ng Cavite. Ang nakikita ko lang advantage ni Tigasi ng Cavite ay ni Billy Jack Sanchez kay Tigasi ay matigas ito. Matigas si Billy Jack Sanchez. Napatunayan niya mga kabakal nung pinalo ng bote sa ulo si Billy Jack. Pero kidding aside, ay totoo mga kabakal. Sanay na sa mga bugbugan, suntukan itong si Billy Jack. At ilang beses na rin lumaban itong si Billy Jack sa mga tao na malalakas. Name it, marami na rin. Kaya sanay na siya at yung experience ng paglaban ay mayroon talaga itong si Billy Jack Sanchez. Experience at defense dahil nga matagal na siyang lumalaban, so matigas na siya, sanay na siya sa mga suntukan. Yun yung pinaka-advantage. At saka yung skills mga kabakal. Alam naman natin na kahit ganito si Billy Jack Sanchez, ay kung skills naman ang pag-uusapan din sa boxing, kung kay Tigasi ng Cavite ang kalaban, mas lamang naman talaga itong si Billy Jack Sanchez. At mukhang match din naman talaga to, laban na to. Parehong may advantage, parehong may disadvantage. Advantage ni Tigasi, height, weight, reach. Disadvantage ni Tigasi, experience at matigas na ulo. Advantage ni Billy Jack, experience, matigas na ulo.
Alam yon. Tsaka yung kanyang technique. Disadvantage, height lang. Yun lang nakikita ko. Kung sakali maglaban sila, okay din naman. Pero medyo mahihirapan para sa aking opinion. Si Tigasin ng Cavite kay Billy Jack. Kasi nga kahit nga matangkal itong si Tigasin, eh matagal naman pabagsakin itong si Billy Jack. Kitang-kita naman, pinalo na ng bote, eh nakatayo pa rin, nakatakbo pa rin mga kabakal. Pero ano nga bang mangyayari kung sakaling maglaban itong dalawa na to? Sino ba ang inyong boto mga kabakal? Sino ang inyong pambato? Sino ang mananalo? Billy Jack ba? Or si Tigasin ng Cavite? Tama nga ba ang ginagawa ni Tigasin ng Cavite dito kay Billy Jack dahil sa mga pinag-aagawa ni Billy Jack sa kanyang dating team na sina Boss Bullet at Team Mandirigma? Ano ang inyong opinion mga kabakal? Comment yun down below para malaman natin at makarating sa kanila. Hanggang sa muli, ang inyong lingkod, Captain Barbell. Maraming salamat sa inyo. Salamat sa iyo. Salamat. Bye.